kandang kah katur si orbok perintai sit eh terus ada anak kita sa limon gak kan ada no say kesalin station pitron sa ka progresibo nga barangay sa lungsod sa Kapuukan mga kapasada. Wala yung paghihapan ng widening. Bayo-bayo sa mga kabalayan ang napiktuhan dinhi sa pagpalapad sa dalan dinhing dapita mga kapasada. Ini sakop na usap kini sa second Leyte Engineering District nagabasi sa Carigara, Leyte. Kaya ang Kapuukan nakasakop naman sa second Congressional District Barangay San Joaquin na kita sakop paghihapon sa Kapuukan, Leyte. Ano yan, nakita sa section din daghan na sabog twisties o mga bangkingan para sa ating mga ludin na mga riders. Daghan usab ang ningdayo din yung mga kapasada tungod sa mga kurbada o mga twisties din hi sa San Joaquin Road o San Joaquin Kapuukan Leyte. Labi na din eh sa Kapuukan Kananga Road doon ay daghan kayong mga bar kurbada, sama na yun yung mga kapasada mga lodi nating driver pwede nang magbanking-banking dito aspaltado sa pero daghan sa mga lubak-lubak mga kapasada sanglit kinahanglan doble ingat sa ating mga lodi na mga riders habang tinatahak nila ang Kapuukan Kananga Road. Itong section na ito mga kapasada na feature na din to ng sikat natin na Region 8 vloggers. Siya ang unang nangungunang vlogger sa Region 8. Ang ating idolong si Chef TV na feature nito niya sa isa sa kanyang mga video ang S-Core. Ito, bahagi nito ng S-Core na nasa isa sa mga content ng Chef TV. Ngayon, namamayagpag na ang ating local vlogger na si Chef TV mga kapasada. Patuloy nating suportahan ng ating mga local vloggers upang parami pa ng parami ang mga Chef TV mula sa Region 8. Yung motorsiklo na ngayon pasada ang pinaka ano na means of transportation kasi agile na agile kaya mong bumiyahe madali, handy, at saka affordable mga kapasada. Ayan, sumusugal sila, ayaw natin ng ganyan, balik tayo. Ito, bahagi ito pa rin ng daan na sinasabi ko na i-feature ng Chef TV sa naunan niyang mga videos. Kurbada, kurbada. Ito na yata yung sintro ng S mga kapasada sa S-Corp na sinasabi sa video ni Chef TV. Okay, tignan natin kung kaya. Kaya naman mga kapasada. Kaya, kaya. Yan, kita natin na kapakaraming nagmumotorsiklo mga kapasada. Mm-hmm.
dito mga kapasada, ang ilan sa mga site ng boreal site ng mga Japanese soldiers ng World War II. Mayroon din tayong video dyan mga kapasada. Tinatawag nating Breakneck Ridge, kung saan ang Breakneck Ridge ay siyang pwesto o vantage point or pinaka iingat-ingat ang pwesto ng mga sundalong Hapon noong World War II. Ngunit naagaw ito ng mga sundalong Amerikano nang bumalik si General MacArthur. Kaya nalagas ang karamihan ng mga sundalong Hapon habang dinidipinsahan nila ang Breakneck Ridge. At nang hindi nila nakaya, patuloy silang umaatras. Inabaybay nila dito ang banda daan na ito mga kapasada, paatras papuntang Villalba upang humingi ng tulong sa tanyag na general, Hapon na general na si General Suzuki, na siya namang magkahawak kung nagmamando ng mga Japanese forces sa Villalba Leyte na nakabase naman sa Bugahil. Ang Bugahil mga kapasada ay siyang last stronghold ng mga Hapon during World War II. Mayroon rin tayong video dyan. Inakyat natin ang Bugahil mga kapasada. Nandito na tayo mga kapasada sa Barangay Bisares. Isa siyang barangay na medyo mataas din ang elevation mga kapasada. Marami-rami din ang mga sasakyang bumigay, nag-overheat habang binabaybay ang daan na ito, ang matarik at matarik na daan papuntang Bisares. Sabim ko, ibig sabihin ng sabim ko, Santo Niño, Bisares Multi-Purpose Cooperative. Minsan din marami din silang nag-operate din sila ng mga buses ng early 90s hanggang late 2010. Ngayon din na natin napansin kung meron pa bang sabim ko na nagbabiyahe. Yan, isa siyang cooperative. Sayang, inawa pa namang cooperative ngayon ang mga operator. It's unfortunate na hindi nila naabutan ang development na yan upang maka-avail din sila ng panibagong unit. Medyo na-breakdown ang sasakyan na yun mga kapasada. Bahagi na ito ng Santo Niño, ang pinakahuling barangay ng Kapuokan going to Kananga. Ano yan nakita sa Santo Niño, Kapuokan Leyte. Santo Niño Elementary School. Pao ka rin talaga, ang daming korbada dito mga kapasada. Habang binabaybay natin ang Kapuokan Kananga Road, lalong lalo na dito sa bandang San Joaquin, Bisares, Santo Niño na mga barangay na sakop naman ng Kapuokan Leyte. Yan ang ating boundary marker ng Kapuokan Leyte. Sa bandang ito ay sakop na ito ng Kananga. Hindi natin alam kung ano yung unang barangay ng Kananga. Lunoy ba?
alamin natin kung ano yung makita natin ng mga marker o signages habang binabaybay natin ang Limon Kananga Ormoc Road. Uy, bahagi pa ito ng Palo Carigara Ormoc Road. Meron na lang 5 kilometro bago natin marating ang town proper ng Kananga. Barangay Lanoy, mga kapasada. Yan ang dating border checkpoint ng municipality ng Kananga ng kasagsagan pa ng COVID-19. Nasayan natin mabang Lanoy Elementary School, Barangay Lanoy. Isa din to sa malaking barangay na sakop ng municipality of Kananga. 4 kilometers before reaching the town proper of Kananga. Oo na tayo. Medyo nagsilak-silak ang lodi nating rider habang sakay sa kanyang big bike. Barangay Lanoy, pagyapon ni mga kapasada. Yan, ikat ako ang isakupan sa Barangay Lanoy. Ano yung pagani din ibabaw? Patung sa ibabaw ang ilahang government center, Barangay Multipurpose Hall, Barangay Lanoy, Kananga Leyte. Ang Kananga Leyte ay isang first class municipality. Sasakri lang main source of local income ay ang royalty tax ng mga geothermal na mga royalties mula sa geothermal power plants na nakabase dito sa municipality of Kananga Leyte. Ilan sa mga planta ng geothermal ay sakop ng Kananga Leyte, mga kapasada. Kaya may share sila sa proceeds mula doon sa mga company na nag-develop o nag-produce ng geothermal energy. Ang Leyte ay isa sa nangunguna in terms of geothermal energy. Dito na tayo, sakop na ito ng barangay na Tubgan. Tubgan Bridge, mga kapasada. Pansin natin, 4-lane na pati yung mga bridge dito sa bandang ito ng Kananga Leyte. Habang you're still traversing the Palo Carigara Ormoc Road, particularly on the segment of Kapookan Kananga Road, mga kapasad. 4-lane bridge gihapon. Habang nakita sa nakininga barangay, sakop na ba kanin yung sulod na kita sa urban barangay, mga kapasad. Kabahin na kinis sa town proper ang Kananga, o sa mga kapasada, sa Kalanlak municipality, wala siyang barangay na mayroong tabing dagat, o wala siyang barangay na nandoon sa tabing dagat. Lahat ay nandito sa kabundukan, o sa Bali, tinatawag natin Ormoc Bali. Sa yan, ang mga mayroon ng 7-Eleven dito, mga kapasada. Madadaanan natin ang kanilang munisipyo.
kana ang ilang munisipyo sa Kananga, mga kapasada. Kapan adun na sila bago nga gihimo nga government center dito sa barangay limong nga mga kapasada. Ato magian pero di na ito maklaro. Tanaw na ito maklaro ba ang gihimo nga ongoing development sa ilang bago nga site sa municipal government center nila mga kapasada. Diha, pwede mo agi nga ito sa barangay Rizal. Pwede usap sa uban yung mga area nga covered na sa Liti Geothermal Production Field. Kasi malawak din ang saklaw ng mga geothermal area mga kapasada, geothermal field. Marami silang mga wells. Samang sa Katoliko sa lungsod sa Kananga, ito na yung marka nga Catholic Cemetery. Ang ilang VLR Recreational Center sa Kasabungan sa lungsod sa Kananga mga kapasada. Kini ang bago nilang government center padaya ng gihimo mga kapasada. Nakita ito sa junction sa Libungaw, pwede mag-iingan niya ito sa Palumpon, Bilyaba, San Isidro, Kalubian. Ang Palumpon mga kapasada, sikat gada tourist destination tungod sa Kalanggaman na island. Pwede dito muliko mga kapasada kung gikan tagtakloban ng Ormoc aron abot sa lungsod sa Palampon o mabisita sa Kalanggaman Island. Barangay Libungaw mga kapasada sa Kapagyapon sa lungsod sa Kananga. Road. Fully asphalted na ang four-lane road mga kasara. Maluwag na ang Kananga Ormoc Road. Mga kasara, bagong sasakyan na ginagamit na pang publiko mga kasara. Tinatawag nila itong baja. Pero sabi ng iba-iba pa naman yung makina nun. Hindi pa naman baja. Mayroong baja kadalasan mula sa Indian na mga motor company. Bagong motor cab. Bagong tri-cab, tri-scale. Maraming paramina ng mga sasakyan o mga driver na gumagamit sa ganong mga sasakyan mga kapasada. Hindi para natin alam kung ano yung stand ng LTO dyan. Kung ialaw ba yan sa highway kasi marami ating nakikita na malaya pang mumiyabiyahe sa highway. Kung pwede ba yan?
kasi yung mga ibang tricycle pinagbawalan sa highway mga kapasada. Pinapahintulutan lang kung papauwi o pabalik doon sa lugar kung saan siya namamasahero mga kapasada. Yan, isang tulay na hindi pa 4-lane. Kaya nagbo-bottleneck dyan. Balik naman tayo sa 4-lane road. Yan ang famous, kilala na stopover, ang Mr. Pugo. Sarap na masarap ang kanilang mga pugo delicacies dyan at iba pang mga pagkain. At saka yung kanilang Glutenate ice cream. Mr. Pugo. Marami rin mga Lodi na riders ang tumatambay dyan mga kapasada, lalo na medyo hapon na, mga alas 4 pataas. Pansin natin maraming mga Lodi riders ang nagpapahangin o sumisibog dyan sa Mr. Pugo. Nandito naman tayo banda sa Hisungko, isang sugar milling company. Pagawaan ng asukal mga kapasada. Kasi yung Ormoc at sa Kananggat ni Boring Municipalities ay nagtatanim karamihan ng mga tubo at dito ginagawa. Pagkakalam natin dalawa yung pagawaan dito sa Ormoc o sa Kananggat area mga kapasada. Isa doon sa Ipil at sa dito sa Montebello. Dito tayo sa Barangay Montebello, Kananga, Leyte. Pwede rin dumaan dyan papuntang Agiting at saka Pataat, Quetta, papunta naman sa mga production field at power plants ng geothermal dyan sa Kabukiran, sa Kabukiran ng Kananga at Ormoc. Dito na tayo mga kapasada sa isa sa pinakamalaking river system sa Ormoc at sa Kananga, ang Bao River. Kita natin isa sa malaking truck na naghahakot ng mga tubo. Harvest season pala ngayon ng tubo mga kapasada. Ilan-ilan sa mga cargo trucks ang nagha-haul ng mga tubo mula sa taniman hanggang doon sa paggawaan ng tubo. Yan, may nangalaglag pa. Yung tubo ngayon mga kapasada hindi na masyadong malambot, hindi yung pareha ng tubo dati na pwede mong kainin. Ngayon tinikman ng mga tubo ng ating mga kasamahan, nakakatigas daw, hindi kayang kainin ng ngipin lang mga kapasada. Sinadya yata yan upang hindi manakain to. Medyo may katigasan. Yung itong mga sasakyan na to, nasundan natin ay mga magkahapal ito ng tubo mga kapasada. Papasok na tayo sa boundary ng Kananga at sa Ormoc. Mansarayo itong barangay na sasakupan dito ng Kananga. Ang bandang Ormoc naman ay Valencia. Dito yun ang dating mahigpit na border checkpoint ng Ormoc City. Marami sa mga kasamahan natin ang nabigong pumasok sa siyudad ng Ormoc. Ngayon wala na, malayang malaya ng pumasok. Gigpit na doon sa mga establishment kung saan tayo papasok. Pinapatupad pa rin ang mga health protocol. At isa sa mga kinakailangan ngayon mga kapasada, kung tayo ay may mga lakad, kailangan talagang may dala-dalang vax
vaccination certificate o vaccination card at tunay na ikay isang bakunado against COVID-19. Kita sa nadaanan pa lang natin ang isa sa mga sikat na mga sabungan sa Valencia. Yan ang sabungan na operated by mga Kodilya. Sikat na sikat yan. Nag-host na yan ng mga national derby. Hindi ko pa rin alam kung naka-host na ba yan ng international derby. Pero sa national derbies, marami. Ilan na. Ilan na. Hindi na siguro mabilang kung ilang beses na nag-host ng mga national derbies yan mga kapasada. Lalo na yung mga 8 cock and above. Kasi kada naman na nila kanila dyan yung 5 cock derby mga kapasada. Ito na yung Valencia Armagh City. Sa ating kanan na yung papuntang barangay San Jose at sa iba pang mga barangay sa loob-looban ng Armagh City. Isa rin tong progresibong barangay mga kapasada. Pansin natin, marami na rin silang mga establishment. Kitang-kita na rin ang mga posters na mga aspiring politicians, aspiring candidates at ang mga national candidates. Yan. Barangay Kagbuhangin na tayo mga kapasada. Saan dito naka-station ang isa sa mga police station ng Armagh City Police Office. May kalakasan yung takbo na itong cargo truck na ito mga kapasada. Kung dito na tayo sa right lane, ay natin yung vertical. Ayan, nakapasada. Dito na tayo sa barangay Kabulihan. Ito yung lugar kung saan dito nakabase dati yung sikat na GD bus line. Halos buong region 8 na yata dati yung nag-ooperate ang GD bus line mga kapasada. Ngayon nag-ship yata sila ng business. Mayroong trucking. Wala na sila sa mga mayroon pa rin ilan nilang mga transportation vehicle for the commuting public mga kapasada. Yan. Anong barangay na ba to? Alam Katayong Bridge, Katayong Barangay Katayong. So ini yung isa sa mga magandang kainan dito mga kapasada, lalo't lalo na kung hilig kayo sa apotsero, balbacoa, lumo. Yan, may din yung bistahan. So, dito tayo masuk yung Barangay Concepcion na yata tayo mga kapasada. Yan, Barangay Concepcion. Din to sa mayroong nag-offer ng services
ng mix, ready mix aggregate sa Blue Sapphire. Saan siya liliko? Liliko siya dito banda mga pasada, ang layo ng kanyang Arriba. Barangay na dito mga kapasada, Huwaton, Barangay Huwaton, Ormoc City, Huwaton Ridge, Orlena mga kapasada. Kahit yung kanilang mga bridges dito sa Ormoc City. Ang Ormoc City at ang Kananga mga kapasada ay sakop naman ng 4th Lady Engineering District na nakabase sa Ormoc City. Seven kilometer. Yan, nandito na tayo sa Barangay Dayagan, Ormoc City. Sabi ko mga kapasada, marami na rin ang mga sasakyan na ganito na tinatawag sa amin na baja. Baja, baja mula sa Ija. So, sa mga nagsusupply ng mga gas, oxygen and gases, industrial oxygen, medical oxygen, medical gases, acetylene, yan nagsusupply. Naging mga warehouse ito, makita din napita mga kapasada din yung subsadayagan muliko kung mga tukas sa Ormoc Airport. Bagong asfalto na naman mga kapasada, napalitan na ang lumang asfalta, ang lumang asfalto na palitan na mga kapasada. Panibagong budget na naman mula sa Kabandang Bayan. Palapit na tayo sa junction papuntang Tungunan, patungong mga geothermal action field yung sa kaliwa papuntang Lake Danal at iba mga tourist destinations, Hanagdan Lake, Alto Peak, Hebel's Peak at iba pang mga tourist attraction sa bulubundoking barangay ng Ormoc City. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kiklik lang ng subscribe button at i-click din po ang notification bell upang laging kayong updated sa mga upcoming videos. Maraming salamat din sa Jivis Office and School Supply at sa Reden Convenience Store. Ormoc City, Huwaton Ridge, Orlena mga kapasada. Kahit yung kanilang mga bridges dito, maraming salamat sa Ormoc City. Hanggang sa muli, samahan ninyo ang Ormoc City at ang Kananga mga kapasada ay sakop naman ng 4th Lady Engineering District na nakabase sa Ormoc City. Barangay Dayagan.